ngayon po, usaping pangkalusugan naman po ang ating tatalakayin. So, paano po kaya natin maiingatan ang ating kalusugan na hindi naapektuhan ng ating pang-araw-araw na ginagawa kung tayo po ay magda-diet? So, yun po ang topic po natin. Marami po kasi ang nagtatry na gawin po ang pagda-diet. So, ang pagda-diet po dapat po ay meron po tayong isinasaalang-alang. Ano po yung dapat nating isaalang-alang? Yung pong maingatan ng ating kalusugan. Kasi po ang pagda-diet, hindi po siya basta lang na gagawin mo na hindi ka po kakain o magbabawas ka ng kain ng ilang oras. Then, pag nagutom ka, babawi ka naman ng ilang pinggan. Di po ba? So, ngayon, isishare ko sa inyo kung paano po ako nakapagbawas ng timbang na sa timbang na 69 kilos is naging 54 kilos na lang po ako. Na sa loob ng 6 na buwan na po yung pinakamatagal na talagang nabawasan ako ng timbang na sobrang laki ng ibinawas niya. So, ginawa ko ito hindi po dahil meron akong ininom o tinake na mga gamot. Hindi po. Kasi, lalong-lalo na po ako. Mahina po ako sa mga gamot. Pag titake ako niyan, katulad po nung halimbawa, masakit po lang ang aking ulo, iinom ako ng medical or bioflu, sumisikip na po yung dibdib ko. Kaya, hindi po sa akin pwede yung mga diet na umiinom ng gamot. Yung mga ilang paraan na ginawa ko sa aking pagdi-diet ay yung gumising ka ng umaga na pagkagising pa lang, iinom ka na ng isang basong maligamgam na tubig. So, ganun yun, araw-araw. Then, kada kakain ka, iinom ka. Kada kain, tsaka pagka bago maligo. Then, hanggang magdamag, hanggang gabi, nakaka-8 baso ako sa isang araw. So, bago kumain, iinom ka ng isang baso ng tubig. Huwag na huwag yung malamig. Kailangan natin yung tama lang yung kanyang hindi naman warm water, pag umaga lang yung maligamgam para maganda yung stabilit nun sa ating katawan. Ngayon sa pagkain natin ng kanin, tinatakal ko po yung aking kanin. Mas niraramihan ko yung ulam para hindi po tayo makakain ng maraming kanin. Ganun po yung mga ilang ginawa ko sa aking pagdadal na sa loob ng isang buwan, tinrain ko talaga yung sarili ko na uminom ng tubig bago kumain. Then sa mga pagkain ko, yung kanin ko, tinatakal ko. Then, sa train ko na isang buwan, doon na lang pakiramdam ko na gumaan na yung katawan ko. So, nag-start na ako mag-exercise. Yung mga giling-giling natin, yung balikat natin, mga legs natin, kailangan ng ehersisyo ng ating katawan. Hindi po yung nagda-diet lang nagbabawas ng kanin. Kailangan din po natin ehersisyo yung ating katawan. Then, sa loob ng 2 buwan, nakapag-exercise ako, tinuloy-tuloy ko yung pag-ano ng diet ng kanin, hanggang sa nasanay na ako ng ganun. Hanggang, yun na, nararamdaman ko na nababawasan yung timbang ko. Diba happy pagka ganun? Tsaka yung masasanay ka rin, lalo na kung talagang ito yung gusto mo, ito yung goals mo, masasanay ka na yung kinakain mo is mabawasan. Pero, dadagdagan natin yan ng ibang mga pagkain. Ganun po. Kahit nga po sa pagpupo, alam niyo po kung bakit na nakakadumi ako ng 2 beses o 3 beses sa isang araw sa pamamagitan na rin po ng pagkain ng mga gulay.
okra, talong sitaw, or prutas, saging, lalo na yung pipino, watermelon, singkamas. Ayan po. Yan po yung mga prutas na nakadagdag po para mabusog ka po. Hindi lang siya puro kanin. Totoo po yan. Kaya yung pagda-diet, huwag na huwag niyo po gagawin yung mga nauusong mga gamot. Pero kung caring niyo naman, so kanya-kanya naman tayo ng gusto or ng kalooban. Ako ang kalooban ko talaga, mag-diet ako sa sariling paraan na naayon na gusto ko. Na hindi masasaktan yung mga bituka ko or hirap din ako sa gamot. Kaya hindi ko kaya ginusto na uminom ng gamot. Kaya nagmano-mano akong bawas ng kain. Kasi tinatawag niya na bawas ka ng kanin pero magdadagdag ka. Dadagdag mo yung mga prutas, mga gulay. So yung paggalaw pa natin, ang exercise natin, sayaw-sayaw, candy-candy. So nakakatulong yan. O ngayon, alam nyo na kung bakit medyo nabawasan ang timbang ko. Makikita nyo naman na inano ko yung picture ko nung mataba pa ako at nung kumayat ako. Then ngayong quarantine kasi, so yan, kumain na naman. Kaya tumaba talaga ako, naging 57 kilos na ang inday. Dating 54 lang ako nung January. So ngayon, 57 kilos na po ako. So tumataba na naman. Pero nung mga panahon na 69 kilos ako, malungkot po ako. Bakit po kamo? Pagdadaan po ako sa center, nagpapatimbang ako. So nalulungkot ako kasi sobrang bigat ko. Ayoko na magpatimbang. Kaya kailangan mag-diet na talaga ako. So yun, ginawa ko yan. After 6 months, na goals ko siya. Pero ang saya-saya dahil nakuha ko yun, na feel ko na talagang pumayat ako. Pero yung mga nakakita sa akin, as in, yung nakakita sa akin, as in, nagulat sila. Kasi parang nagkasakit daw ako. Kasi pumayat talaga ako noong time na yon. Kaya yung ginawa ko ng pagda-diet na sa pamamagitan ng bawas kanin, pero dagdag ng mga prutas. Magandang dulot noon kasi hindi ako gumamit ng mga gamot na nauuso, na mga ganyan. Uso yan ngayon mga pampapaya, pampasexy. So, hindi ko yan ginawa dahil ang gusto ko, maingatan pa rin yung ating kalusugan. So, diba, ang pagda-diet, tandaan nyo, hindi lang yan basta nag-diet ka na hindi ka kakain. Hindi po yan ganun. Ang kailangan po talaga, disiplina para po magawa natin yung goals na gusto natin na magpababa ng timbang. So, ngayon, alam nyo na kung ano yung nangyari at yung ginawa ko. Kaya po, bumaba ang timbang ko nung panahon na talagang ang timbang ko ay mabigat. Mabigat talaga, heavy. As in 69 kilos. Yun. Nalungkot ako, pero nung ako naman ay pumayat, paglipas ng 6 na buwan, dahil sa mga ginawa ko, sobra naman, parang sa sobrang payat ko, nagulat yung mga friends ko, mga kaibigan ko na bakit para daw ako nagkasakit kasi ang payat ko talaga. So ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung aking ginawa, walang ginamit, na kung anong gamot, kundi ginawa lang only manong-manong disiplina sa sarili. So, ngayon, yan ang aking i-share sa inyo. Sana ay nakapagbigay sa inyo ng idea na ang pagpababawas ng timbang ay hindi lahat nakukuha sa mga gamot-gamot lang. Pwede rin natin yung pagsikapan. Nang sa ganon, pag nagawa natin yung goals na yon, ay di ba masaya? Kasi wala tayong ginamit ng mga kung ano-anong gamot, kundi disiplina sa sarili. So ngayon, kung bago ka sa channel ko at nagustuhan mo yung i-share ko sa'yo, sa inyo, mag-like kayo, mag-share, mag-comment, para susunod ko mga video is updated kayo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye!